Good day guys! Welcome to Go E-Vehicle! At dito po tayo ngayon sa Mekwang Sampalok, dito po sa Mayporesa. Kasi nga po, nandito po ang kanilang EMC Gold. Kaya sinadya po talaga natin to para ma-vlog at ma-review. Ano nga ba ang dahilan kung bakit laging out of stock ang unit na ito? So tara, let's go! Alright mga ka-EB, bago natin umpisahan ang ating review sa EMC Gold, baka naman pwede akong makahingi ng like and subscribe dito sa ating channel sa Go E-Vehicle para naman manotify kayo sa tuwing kami merong bagong video patungkol sa mga e-bike, e-trike, or e-car. So tara, let's go! Alam niyo mga ka-EB, ang gustong-gusto ko dito sa e-cart na ito ay meron siyang bumper o crash guard na kung tawagin sa mga motor na pagdating sa maling tansya natin ay meron tayong bumper na pro-protection sa ating mga play rigs. Ayun ang maganda rito. At syempre dito sa may crash guard niya meron siyang reflectorized na dagdag visibility tuwing gabi. Yung kanyang wiper dito ay mahaba tama sa sukat ng kanyang windshield. At pagdating naman sa harapan, dalawa yung kanyang headlight na projector na meron siyang kilay, at dyan sa kanyang headlight ay meron siyang nakalagay na signal light, maging dito sa kanyang gilid ay may signal light din. Kitang-kita na tayo dyan kapag tayo ay liliko. Dito sa kanyang likod ay meron siyang ekstrang gulong na kung sakaling malalayo ang mga vulcanizing ay meron tayong pampalit. At sa good thing na itong e-cart na ito ay equipped ng gantong ekstrang gulong. Bibihira lang at dagdag angas na rin pagdating sa kanyang likuran. Okay, pagdating naman sa kanyang tail light at brake light, nandyan ang kanyang brake light, tail light, signal light. Okay, napakaangas tingnan yan, lalo na paggabi, napakaliwanag. Nandito rin ang kanyang plate light. Ayan o, yan ang plate light niya. Maliwanag din po yan. Okay, sa kanyang bubong ay meron siyang tail light na parang kay Wonder Woman o kay Darna. Naisingit pa yun eh, no? Yun, kagaya ng nasa harap ay meron bumper. Dito sa likod, meron din. Meron din siyang crash guard na tinatawag. Yan, kung atras tayo, hindi na tayo maiilang. Alam natin na may sasalo sa atin. Pero wag naman natin sadyain na ibang gayan. So, protection lang yan para sa ating mga flaring sa ilaw sa likod. Okay, dito ang kanyang susian. Pwede kayong maglagay dyan ng mga gamit nyo. Gusto nyo nasa e-bike lagi, kagaya ng payong, ng helmet. Yan, pwede nyo gawin taguan yan. Nakalock yan, may susi naman, so safe na safe. At pwede nyo rin gawing cargo, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Okay, i-check natin. Chinelas check tayo ni Sir Zach. Ayan ha, size 9 yan. Okay, two-tone ng kanyang mugs. Tubeless na po ito. Nakikita niyo sa screen, napakaganda ng kanyang mugs. Ang size ng kanyang gulong ay 100 by 80 by 10. Okay? Napakagandang mugs. Para siyang snow. No? Okay, ito pong e-trike na ito or e-cart ay disc brake na po sa magkabilang gulong po sa likod. So, magandang klase na po ito. Wala po siyang brake sa harap. Okay, dito naman tayo sa kanyang baterya na pinaka-importante sa lahat. Okay, ang kanya pong baterya ay 60 volts, 32 ampere. Ang battery type niya ay lead acid. Ang charging time niya ay 7 to 9 hours. Ang kanya pong power motor ay 800 watts. Ang kanya naman pong distance o kanya pong range ay 40 kilometers. Napakalayo na po nun para sa ating pong mga ka-e-cart dyan. Sa mga mahilig mga rera ay hindi po ito pwede dahil 30 kilometers per hour lang po ang ating pong e-cart. Pangtakbong pogi lang po itong e-cart na ito kagaya namin. Ganon. Check natin kayong phone. Actually, pwedeng dalawang amok ang pwedeng po ito. Maluwag pa kami.
dito naman sa kanya pong ano, it's very spacious naman, hindi ka na makakuntog. Diba? Siguro kung tatlong medyo slim ng konti, like yung mga midis natin, tatlong sila, kasha dito, pinakalikod. Pero kung katulad ko na 5'7", what? Medyo chubby-chubby, ay hindi po talaga kakasha rin. Pero, tingnan nyo naman, at least mix po, dito sa harapan. Kaya isang tangkal po ang pagitan, di ba? Hindi ka mangangawit. Dito, ang dami mong pwede na ilagay. Dito naman sa kanya pong driver seat. Ayan, ganun din. Kasi luwag ng seat din siya nung nasa likod. Kaya kikita nyo, siluwag siya. Talagang very spacious. Sabi mo nga, dalawa nga po ang kasha rito. Kikita nyo, hindi ko pa occupy lahat. Diba? Kaya nga pwede ko magkakas ng dalawang bata rito eh, sa harapan. So, napaka-spacious at lapad ito. Maganda po ang tindig ng heart ng e-cart na ito. Kaya nga mabenta ito eh. Ayan, kung makikita niyo po, ito po yung aking e-bike or e-drive. Ito po yung ginagamit ng e-drive. Ito po yung accelerator niya. At ito naman yung kanya pong brake. Ang brake po nito ay nasa likuran lang. Wala po siyang brake sa harap. So okay lang. Kasi maganda naman na sa likod ang brake. Side mirror. Ayan, ang ganda ng side mirror. Walang grado. Wala pa grado-grado. Ayan, kita niyo po ako sa camera. Wala pa grado-grado yan. Quality. At pagdating naman po sa kanyang windshield ay tempered glass. Kita niyo naman dyan sa ating screen. Tempered glass, hindi lang masyadong makita pero tempered glass po yan. Meron na siyang sariling handle na hindi na natin kailangan bumili pa. At ito ay meron na po sa ating e-cart. At pagdating naman sa ating mga dugtungan, yung iba hindi naman masyadong pansin to, pero ako po kasi pinapansin ko yun eh, yung mga ends ng ating mga flarings. Dito naman sa ating legroom, dito po sa kanya pong driver's seat. Maluwag naman, 5'7 naman ako. What? Kung naka-chinelas na makapal. Pero okay naman sa akin, maluwag po ang kanyang legroom. Pwedeng-pwede, kayang-kaya ang aking size. At ito naman yung kanyang handbrake na meron pong chrome button. Maganda siya. Kung magiging akin to, marami akong mailalagay. Kasi spacious masyado yung ano yun. Mako-customize ko to, katulad po lang sa akin. Kung sa iba, bibili pa tayo ng mattings. Dito hindi na. Kaya na yung mattings. Diba? Yung mattings na po ito, na libre. Sa kanya po stereo. Ito yung power mode. Long press. Power. Ayan. Power mode na. Ayan. Equip po ito. Equip ito ng Bluetooth ng FM radio station. Ayan, or FM radio station. Kung gusto mo ng memory card, ayan, gusto dito. USB. Kung meron kayong USB na may mga songs, pwede nyo ilagay dito para ito na yung magbabasa. So, yan. You can play music na. Ito, volume. So, itong, ano, ito yung paglipat-lipat ng inyong channel o kaya nung gusto nyo ilipat yung inyong kong music. Napakaganda. Dito po sa kanyang ano ay makikita po natin ang kanya pong signal light na button. Actually, hindi siya button. Pang kotse na ito. Kita nyo naman. Okay. Ibababa ako. Pag binaba ko to, going left siya. Pag tinakas ko, going right. Okay. Ito po yung kanyang hazard. Makikita nyo po yung hazard niya. Ayan, kapag hinazard ko yan, makikita nyo sa screen. Okay. Dito naman sa kanya pong gear channel. Ayan, nakikita natin na meron siyang halo na lights na LED. Okay, kapag yan, kapag nakatutok po sa kanya normal, ayan, nakikita nyo kulay red. Okay. Pag nilipat nyo po ito,
ay mag-iiba po yung kulay. Yun, kung saan nyo po nilipat, doon po magkakaroon ng red. Ayan, dyan po sa sport button, yung speed up niya. Okay, kung saan nyo po dinadala yung kanya pong arrow, doon po nagkukulay red po ang kanya pong mga gear indication. Right? Ang kagandahan nito, nakikita din natin sa screen kung ano po yung status ng ating gear channel. Okay? Kung nasa normal, nasa drive, ganyan. Kagaya niyan, nasa sport mode. Letter S, letter D kapag drive, normal. Ayan. Pag reverse, may maririnig po kayong sound. As a safety features na rin. Kagaya nga na sinabi ko, lagi, may dalawang susi ang ating pong EMC Golf. Ayan, dalawang remote. At sa kanya pong remote, sabi ko kanina, pwede nyo po itong buksan dito. Keyless entry ang tinatawag namin dito. Okay, try natin ha. Ayan o, nakita nyo? Okay, pwede kong patayin. Sige, buksan ko ulit. O, kita nyo, keyless entry po ito. You can lock. Kapag nakapatay na, patayin ko muna. You can lock and unlock. Ito po yung answer back niya. Kung hinahanap nyo, meron pa yung kaparehas na nakapart. Kung hindi nyo pa kino-customize yung inyo pong EMC Golf, pwede nyo mahanap siya. Ayan, click nyo lang ito. Malalaman mo na nasa iyo yung EMC Golf na yun. So, yun ha. Okay. Ang kagandahan po ng e-card na ito, kapag po hindi nakasuse o nakalock, ang kanya pong system ay hindi mo magagalaw ang kanyang manubela. Kahit iikot mo yan, para siyang nakalock lang. Ayan, oh. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan po iikot. So, dagdag safety features din para hindi po manakaw. Alright, dito sa kanyang panel, napakaganda po. Ito po, bubuksan ko po ha. Okay, susihan ko. Ayan ha. Okay, masyadong ginalingan po ni Enwow pagdating sa kanyang panel. Ang ganda, napaka-clear. Okay, napakaayos, colorful siya. So, tama lang, masarap sa mata. Makikita natin dito yung kanya pong voltmeter. Okay, sa iba, wala po niyan. Bar meter lang po ang meron, katulad niyang nasa baba. Dito, equipped na po ng voltmeter ang ating pong panel. So, kita natin ano po yung status ng ating mga baterya. Dito yung kanya pong speedometer na kung gaano kabilis ang ating takbo. Makikita natin dyan, kanyang signal light indicator. Sa ngayon, naka-hazard po tayo. Ayan, kung napansin nyo po yung kulay red na yon na lumabas po sa screen, yung po yung pong signal ng kanya pong handbrake. Dito, makikita natin yung trip meter natin. Halimbawa, tumakbo tayo ngayong araw na to. At kung hindi mo naman pinatay, makikita mo dyan kung gaano kalayo ang yung pong tinakbo. At pagdating naman dito, yung kanya pong speedometer. Ayan, kung gaano nakalayo ang ating pong tinakbo. Gearbox, kagaya ng in-explain natin kanina, explain na natin yung gearbox. So, yun. Okay, napakagandang panel. Ang e-card na ito ay meron na pong sariling electric fan. Okay, yan po yung pulang button ay open, on and off po yun. Dito meron din siyang on and off. Pwede mo siyang ibaba at itaas. Ang taas niya po ay yun po yung high speed. Yung baba yun po yung low speed po ng ating pong electric fan. So, it's good thing nga na meron itong e-cart na ito kaysa bumili pa tayo, di ba? Kagaya ko, bumili pa ako ng electric fan para sa aking e-trike. So, itong e-cart ay meron na pong built-in na electric fan. Kagaya nga po na sinabi ko, meron siyang on and off dito sa may driver side para pwede mo siyang patayin dito. So, yun, ingatan niyo po yung mga anak nyo. Baka ilusot po yung kanilang mga daliri dyan ha, sa electric fan natin. Dito naman sa kabilang side ng manubela yung high and low beam and passing. Dito sa may signal light, dito yung kanyang ilaw. Ayan, makikita nyo park light tsaka headlight. Alright. So, guys, ang kagandahan dito, meron siyang built-in na breaker na para kung may mangyari mang hindi maganda sa e-cart na ito, pwede nyo patayin dyan or kung nakabakasyon ka, patayin mo muna para hindi
nagpa-function yung kanya pong baterya. Okay guys, para malaman nyo lang kung ano yung pagkakaiba ng version 1 versus version 2.0 natin na atin pong nire-review ngayon, ito po yung kanya pong dashboard ng version 1. Okay, kung makikita nyo po yung panel, nasa gitna po, nandyan na rin po yung malapit sa panel yung kanya pong gear channel. Okay, yan po yung opening ng version 1. Okay, mamaya papakita ko po yung version 2. Alright? Okay. At ito naman yung sa version 2 panel na nasa harapan po ng manubela. Okay, nasa driver's side. So, yan naman po yung kanyang opening. Okay, maganda rin po. At maganda rin po yung kanyang pong bawat sulok. Pa-curve na. Ang pagkakaiba po ng dalawa, yung sa version 1 ay naka-square type po ang kanya pong panel. Ito pa-curve, medyo magandang tingnan. Sa nakita ko po, yan lamang po yung mga nakita kong pagkakaiba po ng version 1 versus version 2.0 na ating pong nire-review ngayon. So, bago ko makalimutan, gusto kong magpasalamat muli sa mga taga-NWOW staff, sila Ma'am Karen, Ma'am Grace, sila Sir Eisner, Sir Nolan at Sir Jade na nag-entertain sa akin tuwing ako yung may nire-review sa kanilang mga unit. Shout out sa inyo guys, mabuhay kayo dyan. Okay, dumako naman tayo sa kanya pong SRP. Magkano nga ba ang EMC Golf? Po sa screen, pinapakita ko po dyan. Ang EMC Golf ay 85,000 pesos. Discounted po yan if cash nung kukunin ng 2,000 pesos. Ang pinakamababang down payment po nito ay 20,000 pesos. Ang 18 months na monthly nyo kapag 20,000 pesos po ang inyo pong down payment ay 5,050 pesos. At kung 12 months naman ay 6,950 pesos. Kung 6 months ay 12,550 pesos. Guys, ito yung kanila pong mga requirements sa barangay clearance, 2 valid ID, certification of employment, or business permit. O kaya naman yung proof of billing nyo ng water, electric bill. So, and then 2x2 picture. Sa co-maker naman, 2 valid IDs and barangay clearance din. So yun po yung kanilang pong mga kailangan kapag po nag-installment po kayo. One day process lang po yan. Guys, kung meron naman kayong mga inaasahang pera within 3 months, pwede kayong mag 3 months na installment. So, pwede kayong mag-down din ng 20 or lakihan nyo. Tapos yung matitira, install nyo ng 3 months. So, no interest po yun. So, mas makakatipid kayo. So, guys, tara, kuha na tayo. Let's go! Eh mga kaganda, na-meet ko si Goe Vehicle, no? Nagkita kami dito sa Waymaker. Ang content niya about electric din. Alam niyo naman, lagi ko sinasabi na the future of vehicle is electric. Kaya subscribe niyo na siya, o, diba? At isabay niyo na rin ako, Edwin TV. Yan. Suportahan natin ang mga local vlogger. Saka the future of cycling is electric din. Kaya mag-electric na kayo. Subscribe nyo ito, ha! Alright mga ka-EP, kung nakatulong sa inyo, ito pong ating pong video patungkol po sa EMC Corp. Yan, paki-like and subscribe naman sa ating pong YouTube channel, Goe Vehicle. Samahan niyo po ang Goe Vehicle na maipabatid o malaman ng buong Pilipinas na meron na pong mga ganitong mga transportation na pwede natin makasama sa ating mga buhay-buhay. Pwede itong pang negosyo, pwede pang service, pwede pang trabaho. Kayo pong bahala kung saan nyo gagamitin. At ito pong Goe Vehicle ay magre-review ng mga iba't ibang klase ng mga e-vehicle na pwede natin magamit dito sa Pilipinas. And of course, shout out sa aking mga subscriber na, sa mga nauna na po ng subscribe, shout out po sa inyo. Yung iba, kilala ko, nakikita ko yung iba. At shout out sa inyo sa mga una ng mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe na. Shout out na rin sa inyo sa mga nagko-comment dyan.
Alam nyo, by the way, no, itong mga nagko-comment na to, ang laking tulong sa akin pa to improve yung ating pagre-review dito po sa ating kong channel sa GoEBHP. Shout out sa inyo. Shout out din sa aking asawa na mag-birthday po ngayong October. Shout out sa iyo, aking mahal. Ganun talaga yun, no? Ang sweet. Anyway, shout out din sa aking brother na nag-birthday. Nag-birthday ngayong October. At sa aking nanay din na si Mama Cora, magkasunod yung birthday nila, 16. Shout out sa iyo, sa aking Vianan na nanonood po dito sa ating pong channel. Shout out sa iyo, Tatay, happy birthday. Mabuhay po kayo lahat diyan, no? And of course sa mga kaibigan natin diyan na bumabaybay po sa Metro Manila, shout out po sa inyo. Siguro iwasan natin na gumit na ng daan, no? Kung kaya naman nating maiwasan, alam ko naman na yung nararamdaman nyo na ang lubak kasi nasa gilid ng kalsada. So talagang hirap tayo, no, kapag nasa gilid. Pero sana ay kung maaari ay maiwasan natin gumit na ng kalsada, kasi syempre atakang oksident yan. May mga nagmamadali. Sabi nga nila, share the road, di ba? So share the road talaga. So kung kaya naman maiwasan, iwasan nyo. Kung hindi kaya, syempre tingin muna sa likod para at least hindi tayo ma-oksident. So guys, maging responsible tayo sa ating pagmamaneho sa daan, kasi hindi atin ang daan. Tandaan yan, hindi atin ang daan. So guys, ganun lang, maging responsible lang, lagi natin titingnan yung kapwa natin, no? At syempre, kung kumakain ka sa daan, huwag ka namang magtapon, syempre. Kahit lubungin na nga ang Metro Manila, magtatapon pa tayo sa daan. So, ang dami kong nakikita ng ganyan, nanggigigil ako pag minakikita ako na nagtatapon ng mga balat o kung ano-ano sa daan. Isa pa nga, no? Sa harapan ko pa mismo tatapon, may gustong-gusto ko talaga sabihin ng mga tao yun. Shout out sa inyo. Anyway, yun nga, patuloy niyo pong sama ng GoEVehicle na tumalakay ng mga gantong mga e-cart. Sa ngayon, yan muna yung ating mga natatalakay, yung mga malalapit lang po sa aming bahay. So, by the way, meron na tayong invite o na-invite na tayo sa Electric Vehicle Summit ngayon, dyan sa SMX. Next week na yan. Magsisimula yan ng October 19. So, na-invite tayo doon, pupunta tayo doon, mag-explore tayo, titingnan natin ano na ba yung mga bagong mga e-car na pwede natin pag-usapan dito sa Go E-Vehicle. Tandaan, hindi lamang po mga e-bike, e-trike, or e-car na pinag-uusapan natin dito. Maging yung mga e-car, pag-uusapan natin dito yan. So abang-abang. And abangan nyo rin, ito pong ating pong, ang tawag dito, pag-aaral. Alam ko yung iba na alam na ito, yung paggamit ng submeter. Nagpagawa po tayo sa ating kaibigan, nakahiram tayo ng hindi ginagamit na submeter. At pinagawa natin to, pinagawa natin yan para ma-compute natin yung total consumption o kung ilang kilowatts ba ang nako-consume natin ng ating mga baterya, ng ating mga e-bike. Yan. Yan po ang ating pag-uusapan next. Kaya abangan nyo po at lari din kayong tumutok dito po sa Go E-Vehicle. Para naman ma-update kayo, ma-notify kayo, at lagi kayong updated dito sa ating pong channel. So guys, kaya bago kayo ma-update dyan, syempre mag-like muna kayo at mag-subscribe para naman lagi kayong updated dito sa ating channel. So yun lang guys, pakiusap lang. Maging mapagmahal tayo sa ating environment. Yun naman ang ating goal. Alam niyo po, in a small way na ating nakakatulong tayo sa ating environment, kasi nga, wala na, hindi na tayo nagdagas. So, nakatupid na tayo, sulina, nakatulong pa sa environment, guys. Yun ang lagi natatanda kapag bibili ka ng mga electric vehicle na katulad po ng mga e-car o yung nireview natin ngayon. So guys, yun lamang po. Ito po si Golets. Ang tawag ko sarili ko, Golets eh. Kasi lagi daw akong nagli-let's go. So, alright, let's go! Yeah, go, Amy!
Kel. Thank you, Sir Edwin. Thank you Ayan, so much. Ayan, bakit ka ba napunta rito? Nagkita tuloy tayo. Hindi, nandito ako para i-vlog yung kanilang best la. Yung best na. Yung kamukha na nakamukha siya ng best pa. Oo, tama. Kaya, i-vlog ka yun. Ngayon. Tama-tama yung content mo kasi ang mga tao ngayon lumilipat na sa kuryente, yes, sa electric, dahil sobrang pipit. Diba, yes. Tapos eco-friendly pa. Yes. Bumili ka na ng e-bike, nakasave ka na ng money. Ang maganda pa nun, nakatulog ka pa sa environment natin. Yun ang pinakamaganda. Nakatulog ka pa sa mundo. Yes. So, subscribe nyo to, ha. Alright. Thank you.